Hello everyone! Meron po ako ditong 2.5 cup ng glutinous rice flour. Lagyan po natin ng 1 cup na gata. Pwede po kayong gumamit ng nasa lata at pwede rin naman po yung fresh na gata. Lagyan din po natin ng 1/3 cup na condensed milk. At kung wala naman po kayong condensed milk, pwede pong asukal ang inyong gamitin. Samahan din po natin ng 1 tablespoon na cooking oil. Haluin lang po natin, kaya naman. This is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman, ay lagyan po natin ng 2 kutsara ng strawberry jam. At lagyan na rin po natin ng konting-konti lang na food coloring na pink. Pero optional lang po ito. Pwede kayong hindi maglagay ng food coloring kung hindi nyo po siya gusto. Haluin lang po natin mabuti hanggang magsama-sama ang lahat ng ingredients. Ito po yung glutinous rice pancake with strawberry jam na sigurado pong magugustuhan ng ating mga chikiting. Pwedeng-pwede po itong pang-almusal at pwedeng-pwede rin na pang-merienda. Pwede rin nating i-partner sa kahit anong inumin. Ang bango po niya kasi nangingibabaw yung amoy ng jam. So, for sure po, magugustuhan ng ating mga kids. Pwedeng-pwede rin po itong pambaon. Ipagpatuloy lang po natin ang paghalo hanggang sa maging parang dough na itong ating glutinous rice flour with strawberry jam. At kapag ganito na po, ay pwede na ito. So, kailangan ang texture po ay dapat ganito yung kakalabasan. Ngayon naman, dito sa ating pan, maglagay lang po tayo ng konting mantika. So kung nakita nyo, naglagay po ako ng 1 kutsara lang at atin lang pong ikalat. Pwede po tayong gumamit dito ng regular pan at pwede rin po itong ganito na non-stick. At ngayon naman, yung ating glutinous rice dough, kumuha lang po tayo ng konti at atin pong bilugin gamit ang ating mga kamay na siguraduhin lang po nating malinis. At kapag bilog na, ibaba sa kawali at atin lang pong iplat. Ang size po nito ay depende sa inyong kagustuhan. Pwede po tayong gumawa ng mas malaki, pwede rin po na maliliit. At ang atin naman pong kalan ay naka-on na sa medium heat. So kung hindi nyo po kayang habulin yung init, ganun, maghahabol tayo ng init, gawin nyo muna po yung bilog-bilog bago nyo po i-on yung ating kalan. At lulutuin lang po natin ng 5 minuto ang bawat side. And after 5 minutes po, eto, tingnan natin, medyo brown na po siya. So, ayan, kaya yung kabilang side naman ang ating lulutuin. So, bali total po ng 10 minutes ang pagluluto dito sa ating glutinous rice pancake. 5 minutes po bawat side para po sigurado tayo na lutong-luto. At kung medyo na-dry na po yung ating mantika, pwede po tayong maglagay ng konti. Ibuhos lang po natin dito sa mga gilid. So, mga 1 tablespoon po ulit ang ating ilalagay. At after po ng another 5 minutes, ito na ang ating glutinous rice pancake na talaga namang sigurado ako na ulit-ulitin ng ating mga chikiting. Pwedeng-pwede sa merienda nila. Kaya naman, ang ating pong announcement, ang supporters day po natin ay i-move muna po natin ng August 8. Medyo busy lang po ang inyong kusinera kaya kita-kita po tayo sa August 8. Meron po tayong pa-GCash, pressure cooker at i-announce po natin ang napili ng Idelmo's Kitchen sa simpleng wish ko lang. Kaya naman, lagyan po natin ng strawberry jam ulit itong ibabaw nitong ating pancake, glutinous rice pancake with strawberry jam. So, ayan, tingin pa lang malinamnam na. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!